Pero cuando estoy con vos en la tosta con rapido de Torino, está por el grito para marcar mismo yo a tu headquarter de los Sanzama. At na ito ba po kami mga director ng video ng taong narito ngayon at tayo makapiray mga nato-taking. So sir, magandang tanghali sir, no? So sir, hindi naman lingit sa kaalaman natin na lagi sinasabi, pag Region 5, Lenny, pwede ba natin mabigyan ng clarification yun? Yes, sir. Actually, pag sinabi mo yung Region 5, not totally Lenny. O, taka si Ma'am Lenny from Kamsur, at hindi, kaya po sa Kamsur, eh, marami po dyan. Karamihan din po dyan, ang dami rin po na BBM po dyan. Kahit po sa Sorsogon Province, marami rin pong BBM dyan. Makikita nyo pag may mga occasion, may mga activities, ang mga BBM. And then Sara, makikita nyo po na lumalabas po yung kulay pula, nagbiling din sa bawat province na makikita ninyo sa Bicol Province. So sir, ano ba yung merong tambalang ito? Yung tambalang unity? Bakit from Sorsogon pumunta pa po kayo dito sa Manila, sir? Para lang na tayo makapanumpa dito sa sama-sama. Opo. Kaya hindi na sigtap ito dahil talagang bumpuso po namin na kami ay pumunta dito from Sorsogon pa. Kahit na bumabagyo, umalis kami ron para makami na po ng co-taking and then sama-sama natin sa BBM and Sara. So sir, no, sa lahat ng sulok, nakikita natin yung caravan na yan. At isa po kayo sa leader ng maraming tao. Gusto lang natin ng clarification po. Yung caravan na yan, lagi pinaparatangan ng pagbabayad. So sir, sa lugar po ba ninyo, may nagbabayad sa caravan? Wala po. Kami po, kahit kanya-kanya po may volunteer. Volunteer na kami sumasama, nag-organize, at nakikita po namin, mismo may mga tao na nanatukusa mismo sila, na nagsasabi na sasama kami sa grupo nyo, BBM po kami. Kahit yung mga Bicolano, makikita nyo rin po yan, na marami po dyang BBM, na solid po kay Ma'am Lenny. That is for, mas marami pa nga mas BBM. So yun si sir, nagpapatunay nung nandirito. Kaya hindi tayo nagpapaloko na sinasabi nila na ito ay baluarte ko, ito ay baluarte ko. Ang Pilipino gising na. Ang Pilipino hulat na sir. So sir, bigyan kita ng konting yung ano ba masasabi nyo doon sa tambalan na why BBM and Sara? Ano po ba yung may tambalan na ito, gaya na sinasabi mo na hindi yung kababayan nyo yung inyong pipiliin sa 2022? At least po, nagkaroon ng tambalan na po ang BBM and Sara na matagal po minantay namin yan, na mag-tandem na po yung dalawa. Bilang Bicolano rin po, maraming nag-aantabay po niyang time na yan. So, minantay namin na magkaroon na ng Vice President sa BBM. At yan po ay nandiyan na po, nangyari na kay Ma'am Sara Duterte. So sir, meron pa ba tayong expected bilang ng ating supporters from MPM, Sorsogon area? Marami po sir, sa 100% po sir, makukuha rin po natin dyan, almost 50% up pa. Hanggang tika na po sa ang kampanyahan po. Dahil pag umpisa ng kampanyahan, makikita at makikita nyo na mamumula ang Bicol Region. So ano yung masasabi natin sir doon sa mga kalaban na tumatakbo para hindi makaupo sa Malacanang si BBM? yun lang yung diferensya sir, no? Pero si BBM tumatakbo para sa bayan, para ibangon tayo doon sa pandemya. Ano po yung masasabi nyo? Ito hindi ko napapangalanan sir, no? Para tayo hindi maging bias. Sila po ay tumatakbo para hindi makabalik sa Malacanang si BBM. Ano po masasabi nyo dyan? Masasabi po dyan, dahil kung sino po yung lumalakas, yung talaga binabagsak nila. Gusto nilang i-down. Pero kahit anong pilit nilang i-down, pilit pa rin umaangat si BBM at si Sara. Kaya kahit ano pong mangyari na petition, yung mga petitioner dyan, na gusto i-disqualify si President Bongbong, wala rin po talaga na makikita nyo na lahat po ng mga petitioner, alam nyo naman yan kung saan galing
unpalit yan. Kung saan saan nagpunta yan na para tinulak yan para ipetition na ipa-disqualify si Bibi. Pero hindi po nagwawagin. So sir, no, klaro po sa atin, klaro po sa mga tao na ang paninira walang panalo. Talo Pilipino doon sa siraan sa mga ganun, no? Opo. So sir, ano po mga sabi natin sa issue ng Martial Law na pilit dinidikit yung pangalang Bongbong Marcos? Sa Marcelo po yan, di naman po namang kasalanan ni Pedro, kasalanan ni Juan, o yung kamalian ni Pedro, kamalian ni Juan. Bilang sa Marcelo, ako, totoo yun, experience ko ni Marcelo na mali po ako eh. Napakaganda rin po ang nangyari sa totoo lang ang Marcelo. Napakaganda. Dahil kami nang malilig kami, nandito rin po ako nakatira noon eh. Diyan po sa Singalong, Malate, Manila. Kung makikita niyo po Marcelo, kami maliit. Pag nakakita kami ng Metrocom, kung naalala niyo po yung Metrocom, nagtatakbo na po kami, dahil curfew na, nabukuwi na kami. Para makikita ng mga alagad ng batas kung sino yung mga masasamang tao na gumagala-gala dyan, gondapper, knapper, o naman, na napoproteksyon na tayo mamamayang Pilipino. Dahil dyan sa curfew na yan, at sa Marcelo na yan, nawawala po yung mga masasamang tao. Kaya, bilang ito naman kay PBBM na sinasabi niya na kaya na kay Marcelo, PBBM, malayo naman po yun. Iba naman po ang anak din. Iba po rin po yung anak. So sir, no, ito yung masasabi natin sir. No? Kayo po na-experience nyo po yung mga katiwasayan na yan sa panahon ng Marcelo at Pangulong Ferdinand I. Marcos. So sir, ano po yung pagkakaiba ng panahon na yun sa mga napagdaanan natin for 35 years na wala ang Marcos? Malaki po, malaki. Actually, yung mga proyekto ng ating dating Pangulong Marcos, makikita nyo na po yun. Makikita nyo yung tulad ng pumunta ka na dyan sa Rose Boulevard, makikita mo yung Flocard Theater, PLCC, Metropolitan Theater, San Juanico Bridge. Makikita nyo yung mga talagang may nangyari sa magandang gobyerno rin ng Pangulong Marcos noong time na yun. At kung ipukumpara mo sa mga daang gobyerno, sa mga daang past ni after ni President Marcos, wala po tayong nakita masyadong magandang proyekto noong time na yun. Na kung makikita nyo po yung master plan ng ating dating presidente, nakita ko kasi po yun eh. Nakita sa akin ng isang mataas na architect. Una po babanggitin ko sino po yun. Napakaganda pala ng plano ng Pilipinas noon. Mas lalo dito sa EDSA, makikita niyo po yung how many patron na skyway yan. Ang ganda pala niya. Pati yung Manila floodway. Manila. Yung ano lang po eh, yung ating nuclear plant sa Bataan. Kung natuloy-tuloy lang po yun, sigurado ko ang ganda ng baba ng kuryente natin. So hindi sana tayo tinutubuan ng Meralco at Wendy. Yun. So yun, yung tubo sana mapupunta sa atin para makaalwa ang buhay ng Pilipino. Sir. Correct, sir. Exactly. So sir, ito ang masasabi ko, no? BBM, tumatakbo, pero never ginamit tatay ko nagpagawa nito, tatay ko nagpagawa nito. Ano masasabi natin dun sa mga nagpapatayo ng rebulto at saka yung nagpapalit ng pangalan ng mga proyekto ng Pangulong Marcos? Yan po yung mga ano eh. Para ang point nila dyan eh, yung pagpapalit ng rebulto, gusto nilang laging naalala yun. Magandang bagay, pero yung taong tahimik, nakita nyo, nagawa na, kumbala sa politisan po eh, may sinasabi nga kami mga politisan. Iba yung nakaupo ka ng wala kang ginawa, tahimik ka na may nagawa ka na. Kasi may nagawa ka na, tanim mo sa bawat tao Pilipino yun, na may nagawa na itong tao na ito, na mabuti. Kasi kung masama yung ginawa mo, eh, lagi ka talaga, titirahin. So yun, sir, noong for 35 years, for 35 years po, katanungan ko sa inyo, sir. For 35 years po, nawala ang Marcos sa Malacanang. Ano po ba sa tingin nyo ang nakikita natin ng bakit nagkakaganon ang katunggali? Na ayaw nilang makabalik sa Malacanang si Marcos. Ano po yung sa tingin ninyo, bakit may tinatago po ba? Dahil ayaw nilang bumalik ang Pangulong Marcos ang mga Marcos ngayon. Dahil masasapawan na naman sila. So yun, no?
never nag-credit grab ang ating pambatong Bongo Marcos. Never ko nadinig na 13 month pay sa tatay ko yan. Field head sa tatay ko yan. Paliparan sa tatay ko yan. Tunay sa tatay ko yan. No? So, ang kagandahan lang dito, sir, no, nakikita ko dito sa unit team na to. No? So, si Sara Duterte, anak po ng incumbent president natin. Lalam naman natin na maraming build. At si Bongo Marcos ay anak naman ng dating presidente Marcos na marami ding nagawa na build. So, pag pinagsama po natin yung dalawa, alam naman po natin kung ano magiging sagot. Opo, tama po yan. Pagsamasamay mo yan, yan po isang plano rin ng ating incoming President Bongo Marcos na masihigitin pa niya dyan yung mga plano at yung magagandang plano rin ng ating administration ngayon, tutuloy niya para kasi pangit din po yung sa totoo lang yun eh. Sa distrito naman, diba nung time ni Cory Aquino, nung nawala ang Pangulong Marcos, inalis niya yung mga plano magaganda, hindi niya tinuloy. Pero kung tinuloy niya yun, dapat walang personalan. Parang, ano ito, lingkod-layan tayo sa tao. Ituloy. Tuloy mo yung anong magandang sinimula. Hindi binubura dapat. Hindi mo binubura. Ituloy mo, nagdagan mo dapat. So, dapat successor. Successor. Hindi binubura, hindi eraser. Hindi eraser. Yan, sir, bakit kaya sir hindi tinuloy yung ano, mga project na yan ng Cory administration? Ano po? Bakit po kaya hindi tinuloy ng Cory administration yung project ni President Marcos? Paano? Nakikita niya, may nagawa na yung ginawa niya na yun, may isip niya. Pag tinuloy niya yun, iisipin din nila na Marcos ang nagpagawa niyan. Alam ng tao kasi yun eh. Kasi Marcos ang umpisa niya eh. Tinuloy niyo lang eh. Kaya yun ang iisipin nila. Personal. Personal. Hindi para sa bayan. Kasi yung importante rin dapat para sa bayan. Tuloy mo. Tuloy mo yung dating proyekto. Dagdagan mo. Para maituro mo sa kapwa mo. Sa mga mamayang Pilipino. Isa kaya din sa dahilan yung pagkamatay ni Binigno Aquino. Ano pa? Isa kaya yung dahilan ng kaya hindi tinutuloy. Pwede rin po na isang bagay na ano niya doon sa part naman nun. Siyempre ako tayo alam na natin kung sino talagang kung ano man nangyayari doon sa ganun nangyayari tayo na sinigil. Pero yung time ng kibinig na yun, hindi na dapat ipasok yun doon sa bagong papasok na gobyerno. Hindi, dapat nga ngayon ito, magkaisa tayo, nanalo ang Pangulong Bongbong, Vice President sa Duterte. Magkaisa tayo, magtulungan tayo, gayahin natin yung ibang bansa na umuulad na dapat ganun tayo. So wala kontra-kontra. Wala na. Magkaisa na tayo kasi tayo mga Pilipino rin kawawa bandang huli. Na pagdating sa politics, sa eleksyon, magkakalaban tayo. Pag sino na nanalo, sama-sama na tayo. Para yung isang bansa, kung may Singapore, Malaysia, Thailand, ang ganda na ba lang? So sir, yung naniniwala po yung bilang isang public servant, sir, no? So naniniwala kayo doon sa kasabihan na ni Bongbong Marcos na unified leadership ang mag-aahon sa ganda po yan, unified talaga. Pagkakaisang kailangan natin sa bayan ng ating Pilipinas. So, ibig sabihin na kapag binoto natin dapat si Bongbong, kasama talaga si Sama. Oo naman siya. Para po may, para mayroon tayong ano, mayroon tayong katuwang ang ating mahal na presidente. Imbis yung dating magiging dating proyekto ng ating Pangulong Duterte ngayon, nandiyan ang kanyang anak na magiging Vice President, itutuloy nila ang magandang simulain ng build and other projects sa ating video. So ito guys, no, mga nanonood natin, live watchers sa ating mga nagbablog ngayon. So ibig sabihin lang, ito si Sir, no, galing from Sursugon. At hindi po tayo gumagawa ng kwento ano dito, no. So talaga, na talagang ang followers, ang supporters ng BBM at Sara, talagang sa ang sulok na ng Pilipinas. So hindi na ito magiging fake news. So sir, walang mga troll doon ha. Walang troll, no? So yun, napakapalad natin na makasama si Sir from Sursugon pa. So from Sursugon with love kung tawagin for the unity team. So sir, maraming salamat po. Baka may katanungan pa ng ating kaibigang vloggers. Sir, ano pong masabi natin doon sa mga naghahain ng disqualification case kay BBM?
masasabi ko po doon, umuwi na na sila. Tapos na yan. Nung nakarang araw po, may nag-file na online signature doon. Ginawa nila 15,000 online signature. Kapani-paniwala po kaya yun, sir? Hindi naman po ako naniniwala doon. Dahil yung mga ganyan, hindi gagalaw yan kung lang nagbibigay dyan. Ang sa akin lang, sir, no? Kung ang pagkapanalo mo ay through disqualification at through eviction, forced eviction, hindi natin matatawag na victory. So yun lang sinasabi namin mga kababayan, no? Gusto ba ninyo ng mga kandidato ninyo na manalo sila through disqualification? Diba? Huwag nating antayin pa sa loon ng, ano, ng people's power ng people's power. At taong bayan ang nasasalita from Sorsogon, from Laguna, Muntinlupa, nandirito, from Quezon City po, nagsasabi na ang kanilang sinusuportahan ay tambalang unitim ng ating mahal na Bongbong Marcos at Sara Duterte. So huwag po natin gawan ng kwento. Lumabang po tayo ng patas. So, baka may question pa yata mga kaibigan. Sir, ano lang po, no, panawagan na lang po uminsahe sa ating mga kababayan sa darating na halalan, sir. Po, sa darating po na halalan this coming 2022, alam nyo na po na may babalik na muling maganda ang Pilipinas sa pamamagitan ng ating mahal na Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte. Makikita niyo naman po bawat ikot nila, bawat ikot sa mga probinsya, nakikita niyo po namumula. Siyempre ng pula, heart, love. Yan po yung ating kagandahan na naging po, maganda nila pili ni Sir BBM na red. Kasi heart po yan eh, pula pag-ibig. Kaya pag nanalo po yan, ako nasisigurado ko po, sa totoo lang po, walang plastikan, gaganda muli ang Pilipinas. So last sir, ako may question. Last na lang sir. Ano man sabi natin doon sa nagpalit ng kulay? Di lang pa rin. Okay. So yun, clear po sa atin. Clear na clear po sa atin. Sir, thank you so much po. Maraming sir, shoutout na lang po sir sa ating mga... Shoutout po sir, pa-shoutout na lang ng ating page. So, para yung mga nanonood dyan, no? Pakita natin yung ating YouTube channel. No? So, Kags TV sir. Thank you. Pakiano na lang po sir sa Sorsogon. Boy, ano po natin ito? Pakikakalat po natin ito. Okay. Thank you very much. Shoutout sa Sorsogon, sir. Shoutout sa Sorsogon. Mga supporters ni sir doon sa Sorsogon, ha? At saka sir, shoutout po sa ating mga kabayang OFW. Oh. Ayan, face mask niya pa, OFW. Ito po ha, kasi BBM to si ma'am. Si ma'am Marisa Del Mar, siya po ang pinaka-founder, chairman ng OFW, meaning One Filipino Worldwide. Yan po si ma'am, ang, siya po ang first nominee, si Marisa Del Mar. Ang marami pong natulungan yung OFW sa kanyang TV show, kahit hindi pa siya ngayon pumapasok, magiging pa man, na maraming naibigay na scholarship, ano-ano pa mga pang-activities, livelihood. Na kahapon nga, nag-meeting kami kahapon ni Ma'am Marisa sa kanyang headquarters dyan sa Asia. Na ang OFW sana po, matulungan ninyo po sa darating ng halalan. Lahat po ng mga siguro mo sa buong Pilipinas, may mga OFW yung bawat pamilya. Sila pong nagbibigay ng tax sa ating malalaki dito sa atin para umangat ang kabuhayan at ang ekonomiya ng ating bansa. So sana po, huwag niyo kalimutan number 49. Number 49 po ang binigay na po ng kanya OFW, One Word Filipino Heartiness. Thank you very much po. So yun po yung totoong bayani ng Pilipinas. OFW. Hindi yung mga nagagawa-gawa ng rebulto, nakaharang doon sa Ayala, kaya tinanggal. Okay? So yan, buhay na bayani po. Mga OFW, support yan, natin ang Heartiness. Ano pa yung pangalan nyo, sir? Richard Rico po. Anong sir? Sir Sorsogon. Sorsogon. Okay, sir, maraming salamat po sa ating pahayag, sir. We are pleased. Salamat po.